Hello guys, this is TJ Villanueva and today ang topic natin is how to follow up. Napaka-importanteng topic kasi marami sa atin hindi mo mag-follow up, hindi alam mo rin sasabihin. Okay? Based sa survey, there are 3 to 5 times presentation muna ang nangyayari bago sumali ang isang tao sa isang networking company sa panahon ngayon. So napaka-importante na stay connected ka sa prospect mo. Kasi kung hindi, malaki yung chance na makuha ng competitor mo yung mga prospect mo kapag sila yung nag-follow up doon. So there are 4 points na pwede kong i-share sa inyo kung paano mag-follow up. So number one is set new meeting. So anong ibig ko sabihin sa set new meeting? Very, very simple. After ng presentation mo na pinakita mo yung opportunity mo, sasabihin mo sa prospect mo na mag-meet kayo ulit. So, kailangan makagawa ka ng reason kung saan pwede kayo makita ulit. Let's say, sasabihin mo sa kanya, Mr. Prospect, I think very interested ka sa business na to and I don't want to waste time. Gusto ko i-training na kita. So, gusto ko itang turuan kung paano to gagawin, kung paano ko magiging successful dito. I'm free tomorrow, 4 p.m. Let's meet again. So, napakasimple lang. Importante makapag-set kayo ng meeting ulit. Okay? So, number two, okay? Ask for permission. Okay? So, after ng presentation mo, sasabihin mo sa kanya, Mr. Prospect, okay lang ba kung from time to time ipa-follow up kita? Okay lang ba na i-update kita every time na may promo o may bagong product? Napaka-importante kasi nito sa akin kasi kahit sumali ka o hindi, it doesn't matter sa akin. Ang importante, alam ko kung ano yung kalagayan mo niyan. Okay? So, kailangan stay connected ako sa'yo. Okay? So, ask for permission. Okay lang ba na ipa-follow up kita every month, every week, or every 3 months? Okay lang ba yun? So, ask for permission. Para hindi rin naman yung parang nakukulitan sila sa atin. Okay? So, kailangan nag-ask for permission din tayo. Number 3 is 48-hour rule. So, ano yung 48-hour rule? Ang isang tao, kapag napaliwanagan mo ng opportunity mo, they get very excited, especially pag mga first-timer. So, kaya lang, along the way, habang lumilipas yung mga araw, yung excitement bumababa. So, kailangan, within 48 hours, yung prospect mo mapapalit mo. Okay? Para mas malaking chance na mapajoin mo siya. Kasi pag hindi mo siya na-meet within 48 hours or natawagan, malaki ang chance na bumaba yung excitement at pag bumaba yung excitement, malaki ang chance na hindi na siya mag-join sa opportunity mo. So, 48-hour rule. And number 4, lastly, is urgency. You need to create urgency sa isang tao kung bakit niya kailangan sumali agad or bumalik agad. Halimbawa, merong mag-join sa'yo this week. So, i-update mo siya doon. Ipa-follow up mo siya doon. And sasabihin ko sa kanya, Mr. Prospect, mayroong sasali ngayong week, naisip ko na kausapin ka ulit kasi I'm planning i-under to sa'yo. O halimbawa naman, Mr. Prospect, within this month, I'm planning to get 20 people. And I'm planning na i-under ko sa'yo yung 20 people na yun. Okay? Kasi or else, kapag next month ka pa sasali, Mr. Prospect, ikaw yung mailalagay ko sa baba. Kung sakaling gagawin mo ba itong business na ito, Mr. Prospect, gusto mo bang ikaw yung nasa taas o ikaw yung nasa baba? So in that way, pinapakita mo rin sa kanya ano yung loss kapag ka hindi siya sumali sa opportunity mo. So mas maganda rin minsan yung sinasabi mo yung ganun. So it create urgency. You have to find reason kung saan mas mag-create ng urgency na mag-join siya agad. Okay? There is a saying na the fortune is in the follow-up. Totoo yun. Hindi lang pwede yung ang dami mong tinutok, ang dami mong i-invite. Pero ang problem kasi dun, kung hindi mo napa-follow up, baliwala. So I hope meron kayong natutunan sa topic natin today. Again, this is TJ Villanueva. I'm just here to help you.